determinasyon at pag-asa ang nagpapanatili sa moral ng isang tao. Parehong prinsipyong bumubuo sa isang lugar. Ngunit, sapat na nga ba ang mga ito upang mapanatiling matatag ang isang komunidad na unti-unting lumulubog sa paglipas ng panahon? Ang pulo ay inumpisahan ni dating mayor namin kay Galicia. Tinambakan lang to. Kaya lang, nung unang tinayo ang pulo, maraming nagtayo kagad ng bahay rito. Mayigit 200 pieces na bahay na nagtayuan. Kaya rin, nung merong kalamidan na dumating dito, naubos yung bahay rito. 200 bahay, umabot 15 na lang yung natira. Pero dahil nga dun sa mga tao, walang matira sa taas. Kahit na nakatakot yung iba, hindi na nagsibalik. Ngayon, dumami pa rin yung tao, nakuha pa rin yung tao na pumunta rito. Isa ang pamilya Marquez sa mga mas piniling manatili at manirahan sa Sitio Pulo, Barangay Kabalutan. Bakas sa mukha ni Lester, panglima sa anim na magkakapatid na sa kabila ng hirap ng buhay sa komunidad ay hindi siya sumusuko sa mga hamon ng buhay. Sa edad niyang 10, hindi mo masasabing naiiba si Lester sa kanilang klase. Ngunit kung mas kikilalanin ng bata, siya ay nasa ikalawang baitang pa lamang. Isa siya sa humigit kumulang 15%ng mga estudyante sa Pulo Elementary School na hindi angkop ang edad sa kanilang baitang. Sa kabila nito, pilit pa rin kinakapa ni Lester ang katiting na pag-asa sa likod ng kahirapan. Si Lester, pagka umaga, sinusundo nila ako sa bahay namin kasi dyan lang naman yung bahay namin. Pagkadating namin sa school, automatic na yun, mag-iigib na siya. I-open niya na lahat ng bintana, hindi ko na sila kailangang utusan. Sabi sa akin ni Mang Lester, yung anak si Lester, ka, napakasipag ka. Ay ma'am, nagbibida nga sa akin madalas yan, sasabi niya. Nay, inutusan niya ako ng mga teacher eh. Sinasabi niya ako ng principal ka, kapag-kasipag ko daw. Oo, mas maganda yung ganun. Pakita mo yung galing mo, sabi ko sa kanyang ganyan. Ang salita agad sa akin, ma'am, pwede po bang minsan mag-a-absent po si Lester? Sabi ko, bakit po? Kasi po ma'am, ako po naglalabada lang ako. Tapos minsan po wala naman trabaho yung tatay niya. Ayun, pagpapaalam niya nga daw si Lester, minsan mangangapa. Tapos yung pinangapaan, ayun yung pambibili nila ng bigas. Lester, wala ako parang wala kang baon. Kahit na wala lang akong baon, nanay. Okay, sabihin ko, parang yan, bigas na libaon ko. O pwede na yan. Yung pumapayag naman siya. Dahil sa kakapusang pinansyal, nooy madalas ang pagliban ni Lester sa kanyang klase. Hindi sumasapat ang 500 pisong kita ng kanyang ina sa paglalabada tuwing Sabado upang maibigay ang nutrisyong kinakailangan ni Lester. Kaya sa kanilang eskwelahan, kasama siya sa 65 estudyante ng Pulo Elementary School na napabibilang sa feeding program. Parang masasayahan lang ba ako dahil yung anak ko biruin yung misan sa amin niya, panangalian, walang ulam. O natutuwa ako doon, nakakakain pa siya, meron pa silang merienda. May inong pananggatas, pupunta din ng panangalan, may ulang pa sila. Eh dito, misa naawa ako, misa nung hindi pa nag-feeding, darating siya dyan, ay, ulang na. Sabi ko nga, kung mayaman lang ako, kahit huwag na sila mag-absent, ako na lang yung anons ng pangangailangan nila. Kaso nga, syempre, hindi naman tayo ganun ka, para ibigay lahat ng pangangailangan nila, lalo na kasama yung pamilya niya. Sabi, sige, papasok na ako. Sige, bahala ka. Kaya lang ako, huwag kang hihingi ng malaking baon na. Dahil nga alam mo naman, tatay mo walang nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho pag matagalan kasi nga may sakit na. Sige, nanay, katulad ngayon, ang baon niya talaga. Bumayag siya, 2 pesos lang. Sabi niya, paano yan? Sabi ko, mabibili mo dyan. Sige na, nanay, mayroon naman kaming feeding. Nagpipeeding naman doon sila.
Kaya misa na naiiyak pa ako sa sasabihin, sige na nanay, pwede na yan, kahit doon, kahit rest. Misa naiiyak akong habang lumalabas sa pinto, dala niya yung bag. Tinititigan ko lang ba siya. Masakit man noon para kay Aling Leonila, ngunit tuluyan ang napahinto sa pag-aaral si Lester noong siya ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Sa Sitio Pulo, pangangapa ang tawag sa paghuli ng mga lamang dagat gamit lamang ang kanilang mga kamay. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng Sitio Pulo. Kung kaya, sa yamang tubig na kapan ni Lester ang paraan upang makatulong sa kanyang pamilya. Kung minsay, kasama ni Lester ang ibang bata sa kanilang lugar sa pangangapa ng alimango, hipon at iba't ibang uri ng isda. Saan niya gawin niya? Pupunta siya dyan sa ilog. Titingin ako na rin yung mga alimango maliliit sa bangka. Pero nakakarami pa rin. Wala nakakapagbenta siya eh. Ngayon ang ano niya, nakakapagbenta siya. Nanay, yung tabi mo to. Siyempre, talagang aabinin ko sa inyo. Talagang masakit sa akin. Kaya nang wala lang talaga ako magawa. Mas gusto mo yung nag-aaral ka o nangangapa? Nangangapa. Bakit? Kasi po sa ngayon kong nga-aaral, may matututunan ako, kaya nagpasapang. Mahirap ba mga pa? Ako ay tutula sa aking kasaysayan. Ang kasaysayan ko po sa aking pangarap ko po ay makatulong po ako akin sa akin magulang. Patuloy na nagsisikap sa pag-aaral si Lester. Kung kaya lamang putulin ng mga huli niyang alimango ang kalyo niya sa kamay dulot ng pag-aaral, marahil ay hindi na mahihirapan ng bata na unti-unting abutin ang kanyang mga pangarap. Marami siyang pangarap. Minsan niya, minsan nasasabi niya rin, ay ma'am, gusto ko palang maging teacher. Lalo na dito sa lugar namin, talagang bilang mo lang talaga yung nakakapagtapos ng pag-aaral dito. Eh lang naman yung madalas na sinasabi na gusto niya, ikaw, gusto ko nanay makayari ako sa pag-aaral. Yung hindi ka na maglalabada. Katulad nga nun, nakaupo kami dito. Ganyan, nakaupo kami, nakatimititig siya sa bahay namin. Sabi niya, misan, nanay, pag ako makayari, trabaho ko, papamansyon natin yung bahay natin. Bisa binibiro ko pa, buhay pa kaya kami nun. Bisa binibiro ko, hindi ka, basta nanay, sige. Sabi ko nga kay Lester, mag-aral siya, huwag siyang susuko sa pag-aral, huwag siyang hihinto, at huwag magiging hadlang yung mangangapa siya lagi. Kasi yung pag-aaral lang o yung edukasyon, yung hindi mananakaw sa kanya. Kumbaga, yun yung magiging daan niya para magtagumpay. Patunay ngang determinasyon at pag-asa ang siyang magpapatatag sa Sitio Pulo. Isang artipisyal na islang nakatayo lamang sa ibabaw ng tambak ng buhangin. Subalit, hindi lamang ito patungkol sa mensahe ng tula ni Lester, sa kanyang pangangapa, sa 2 pisong baon niya maghapon at sa pangarap niyang maging guro. Ito rin ay sumasalamin na hanggat may mga katulad ni Ma'am Lenny para umagapay, Nanay Leonila para gumabay, at gobyernong sumusuportang tunay, ang kwento ni Lester ay magiging kasaysayan sa isla at magsisilbing inspirasyon para sa susunod na henerasyon.